Para sa mga first timer na nag-aalaga ng aso, na nagpapadede or bagong panganak yung aso nyo, so i-share ko sa inyo ang importance ng calcium para sa mga pets nyo, para hindi siya matulad sa aso ko. Alam guys, so maraming namamatay na mga fur mother because of low calcium, lalo na kapag nagpapadede sila lang at marami silang pinapadede. Isa sa mga cause of death nila is yung pagbaba ng calcium sa katawan nila. Guys, I hope makatulong sa inyo para malaman nyo kung ano nga ba yung dapat yung gawin. Kasi hindi lang sapat ang malunggay at kinakain nila para ma-supply nila yung kailangan na gatas para sa mga anak nila. So, itong video na to guys is para sa mga nagpapadeding mga aso natin guys. So, kailangan nila ng calcium sa katawan nila. So, kailangan nila ng multivitamins na nagpo-produce ng calcium para mas maibigay nila yung sapat na gatas at sapat na calcium sa katawan nila. Hi everyone, so ngayon guys is 22 ng August 23. So ngayon guys, dadaling ko si Persia sa vet kasi matamlay, ayaw niyang kumain. Tapos yung baby niya ayun, so mas gusto niya yung malamig sa sahig kumpara doon. Pero pag gabi guys, doon ko sila pinapahiga tapos binubuksan ko yung ilaw. Pero pag ganitong umaga tapos tanghali, sasahig siya with electric fan para hindi mainitan. Tapos ito si Persia guys, papabit natin ngayon. Dadaling ko for follow-up check-up, tsaka i-check din natin. Kasi ayaw niyang kumain. Kaya kailangan ko siyang dalin sa vet ngayon. Rush. So tara guys. Ito na lang ako guys, hindi ako magbibihes. So diretso na ako ng vet kasi mamaya aakit na naman tayo ng tindahan para magbukas. Yung trabaho kasi guys, from 6 a.m. to 8 p.m. So, ganun kahaba. So, yung 3 hours na pahinga ko is ginagawa ko lang is magpakain ng aso, magpakain ng ibon ng mga alaga natin. So, nauubos yung oras ko sa kanila. So, wala pa tayong tulog. Kasi mag-isa lang ako nagbabantay sa tindahan. Wala akong kapalitan. Ganun. So, ngayon, dadalhin natin si Persia sa vet. Ganun dito, Persia. Persia. Paano ang bed? Ito ba baka tayo? Ito na nilagyan ko box para mahanginan sila, magpreskuhan. So maglalakad lang kami papuntang bed sa labasan. Grabe ang init, so dala ko si Persia. Buti na lang malapit lang dito yung bed sa amin guys. Kaya anytime pwede kong dalhin siya sa bed. Init. Grabe. Buti na lang malapit lang kami. Oh, init. May taxi na pala. Ayun tayo sa Kobe. Diyan kami magpapabet. Tawid! Grabe init. Ano? Ayaw mo kasi kumain eh.
guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jan. So today is August 23, guys, and follow-up check-up dapat ni Persia tomorrow. Pero ngayon ko na siya nadala. So in advance ko na kasi so hindi siya kumakain. So last night kumain pa siya. So pinakain ko siya ng dog food at saka ng wet food. But kaganina, guys, is hindi siya kumain, tsaka matamlay siya at tsaka mainit. So tinanong ako ng vet kung nabigyan ko ba siya ng calcium. Ako nakapagbigay ng calcium kay Persia since nung kinuha ko siya. So nakalimutan ko kasi ang sinunod ko lang yung prescribe ng doktor. So wala dun yung calcium. Late ko na naalala na kailangan, importante kasi, guys, ng calcium kapag nagpapadede na yung isang mother. Ang pinapainom ko lang sa kanya is amoxiclav for internal for infection, tapos vitamins na Papi Obi, yung steroids na tablet na 3 pieces good for 3 days, at saka yung glucose. So yun, yung dextrose powder. So yun yung pinapainom ko sa kanya. Nawala sa isip ko talaga yung calcium na vitamins. Yung nag-aalaga dyan ng mga aso at ngayon nagpapadede. So napaka-importante, guys, ng calcium multivitamins para sa inyong mga aso, para sa milk production. Kasi nauubos yung calcium niya sa katawan. Papa Dede, yung isang mother dog, so nauubos yung calcium niya, nauupos siya. So kailangan ng replacement nun. Kailangan mo magpakainom malunggay, kailangan mo magpainom ng maraming gatas or tubig para dumami yung gatas niya. Produce na siya ng milk, so dun na yung time na Dede yung puppy. So uubusin ng puppy yung laman ng breast niya, yung mga gatas niya. Lalo na kung marami siyang puppy, babagsak yung calcium niya sa katawan. So kailangan ng vitamins. Kasi, guys, sapat yung malunggay lang. So kailangan talaga ng multivitamins na calcium para sa mga dogs nyo. Sa kanya, guys, isa lang yung puppy niya, pero ang lakas-lakas to bede. So nung after mga anak ni Persia, so ito yung mga prescribe sa kanya ng vet na pinapainom ko is amoxiclav. So ito, guys, pinapainom ko sa kanya 2.5 ml tuwing 8 in the morning tsaka 8 in the evening. So second ko, guys, sa pinapainom kay Persia is tong Gravidamine. So pre, post and natal aid for pregnant and lactating fine and canine. So pinapainom ko siya nito 3 ml every day. So kailangan, napaka-importante nito. Na pag nagpapadedi yung inyong mga dogs, so napaka-importante. Actually, yung pinapainom ko sa kanya, guys, is Papi Obi. And then hindi naman ako pwede mag-over ng vitamins, baka ma-overdose. So sinunod ko lang to. Is dexamethasone. So ito is steroid. So pinapainom ko siya once a day. So 3 tablets siya, good for 3 days. At ito, guys, is, this one is chewable. So pwede siyang ipasok sa bibig ng aso nyo. Pwede rin iipit nyo sa ulam. So ito, guys, is yan, 3 piraso lang siya, good for 3 days. Every day siya, sunod-sunod na araw. Sunod ko naman yung nasa prescribe ng doktor. So nakalimutan ko lang talaga, guys. Wala kasi sa reseta yung calcium. So nakalimutan ko rin, guys, bumili ng calcium. Questioner ko lang sa inyo. So pinaconfine ko siya, guys. So pinapollow up check up ko. And sana gumaling siya agad. Pero yung puppy niya, guys, huwag kayong mag-alala. So okay na okay yung puppy niya. Malakas dumede. So napaka-importante, guys, ng calcium sa aso nyo, guys. So sinabi rin sa akin, guys, ng vet na si Persia, guys, dahil sa lumabas yung kanyang puwerta, guys. So tinahi yun, and sabi ng vet is si Persia, guys, mas maganda kung hindi na siya magbubuntis or mag-aanak. Ang sabi ng vet, guys, is once na na-stud na naman siya or manganganak na naman siya, is babalik na naman na lalabas yung puwerta niya. So kailangan na naman siyang tahiin. So ang in-advise sa akin ng vet, guys, is tanggalin na lang yung mattress niya. So yun yung sinabi sa akin. Hindi naman kami nag-breed ng dogs, and accidentally lang talaga na-stud siya. So wala sa plano yun, guys, kasi si Persia, guys, is magda 9 months pa lang. So napakabata pa, and first menstruation pa lang niya nun. Kung nag-aalaga kayo or nagkaplano kayo mag-alaga, so huwag kayong mahiya mag-consult sa vet. So napaka-importante nun, guys, para mas marami kayong malaman information about sa mga dogs and kung ano ba yung mga dapat at saka hindi dapat gawin. So yun lang for today video, guys. And to be honest, I'm not okay because nag-worry ako about my dog's Persia. So yun lang. So go, it's a part of yan. Kailangan talaga natin pagdaanan to make us more stronger. So see you on my next video, guys. And always keep safe. So bye-bye. And yan. See you on my next video, guys. Bye-bye.